na ang isang Katoliko'y manlalakbay. Ito ay nakasulat sa kanyang masasabi nating espiritualidad. Una muna sapagkat ang maging tao ay maging isang naglalakbay. May simula, may pupuntahan, may hantungan. Merong pagitan ng umpisa at katapusan. At upang ito'y marating, kinakailangang umusad, kumilos, gumalaw. Hindi pwede na sa buhay ng tao ayon sa kalikasan na ang isa'y nakapirmi at hanggang doon na lamang. Pag ika'y hanggang doon na lamang, wala ka ng buhay. Ganun din ang buhay Kristiyano. Lahat ng ito'y nagsimula nung tayo'y angkinin ng Diyos at isilang na muli sa biyaya sa pamamagitan ng sakramento ng binyag. Tayo mula doon ay kinakailangang merong maging pagsulong. At yung pagsulong natin yan, iisang layunin na sa katapusan marating natin ang ating tunay na tahanan, ang ating antungan sa piling ng Ama doon sa buhay na walang katapusan. Kaya sa ating paglalakbay na ito, nalalarawan, ayun, yung paglalakbay ay isang metapora, isang pag-aalintulad, isang larawan na angkok na angkok na nakukuha yung kahulugan at diwa ng buhay Kristiyano na sana bawat isang bininyagan ay umunlad, yumabong, lumalim pa sa pagka-Kristiyano at maging mabunga hanggang sa ang katuparan ay marating, ang kalubusan ng lahat ay matamo sa pag-ibig ng Diyos na walang katapusan. Kaya sa atin, sa buhay na ito, napakahalaga. At iyon ang layunin nga ng Santa Iglesia na maging masigla at nasa kamalayan ng bawat isa na bilang naglalakbay, tiyakin niyang siya'y umuusad, siya'y may nararating, na siya'y papalapit at hindi papalayo sa kanyang tunay na hantungan. Ang tunay na buhay ng tao bilang nilalang ng Diyos, ito'y sa salita. Ang salita, wika ni Jesus, ang magbibigay sa atin ng buhay mismo. Ang manalig kay Jesus, ang makinig sa Kanya, ay ang hindi lamang magangat na makibahagi sa buhay niya. Kasama nito'y ang ating pananalig at pagsama hanggang doon sa krus, sa kamatayan, sa sakripisyo ng Kalbaryo. Sana pag ako'y namamatay na, sino man yung narunong tumutulong sumasaksi, mabigyan ko pa rin ng inspirasyon. Namamatay na eh, tingin pa rin ang pananalig Diyos, alam ko ko hindi mo ko pababayaan. Katulad ni Simeon, nung dimitis, Panginoon, kunin mo na po ako. Nung dimitis, Domine, ngayon, Panginoon, ako po'y makauuwi na sa iyo. Ngayon, Panginoon, tawagin mo na ako. Panginoon, tapos na po ang paghahanap ko. Nakita ko na ang katapatan mo. Nasilayan ko na ang pangako mo. Panginoon, ako po'y kunin mo na. Iyuwi mo na ako sa iyong piling kung saan natitiyak ko. Mapapasa akin ang tunay na katiwasayan. I must go there and lie in Psalm 122. I rejoice when I heard them say, let us go to the house of the Lord along my way, to that shrine to refresh me with living water, with the celebration of the Eucharist, where I can repent of my sin and receive sacramental absolution. I rejoice when I heard, we are going to the house of the Lord. Amen.